Feeling ko, I won't settle. Experiences are different to ours. People will always say something, no matter what you do. Friends with benefits. Just be you. Just be happy. Hi everyone! Kumusta po kayo? I'm April and welcome back to my channel. And for this vlog, ay magbumukbang tayo! Magkasama sa vlog. Bakit nga ba? Busy po ako. Siya talaga. Sobrang busy niya. Kasi guys, I've been working like 11 hours a day. Kasi meron kaming live sales. Ganun. So, nakikita pa rin po kami ni April. Okay, mag-alala. Nagde-debrief kami tuwing uuwi siya. Parang, oh, kumusta na? Ano nangyari sa work mo? And just because like you don't see us online not together, doesn't mean na magagalit kami. Saka guys, matagal siyang nakakontrata sa akin. Pag dito, pag nagre-renta ka ng apartment, nakapirma ka 1 year. Yes. So, may 1 year contract. So, wala siyang kawala sa akin, guys. Akin lang siya. So, yes. Yeah, yun ang isipin nyo, guys. Hindi siya basta-basta mawawala. Ano ang expire niya matagal-tagal pa, guys? Tapos magtatanong pa ako ng renewal niya. Ayun, guys. So, tonight, magmumukbang kami kasi lockdown dito. Yes. And, syempre, gusto namin kumain sa labas. Actually, last year, na-mention na namin to before, nagpo-quarantine dinner kami. Yes. Every day. Every Wednesday. Yes. Actually, guys, deja vu to sa amin kasi same day, August 19 ngayon. So, yun yung first quarantine party namin. So, yeah. Tas Korean din. Exactly like this one. And then, nung sinabi yun sa akin ni April, hindi namin naisip na magfo-fall siya under the same day. Coincidence lang. Kasi parang like, lumabas siya sa memories natin, archives. Yeah, parang wala lang. Nakakatawa, no? 1 year later, binavlog na namin siya! Yeah, so, yun! Here we are! And, ano po ba ginagawa sa mukbang? Ito na naman. Chika-chika lang. Chika-chika lang. Although, nag-ask ako ng konting questions sa Instagram. And then, yun, kung ano na lang yung masagot namin. Edi, yun na yun. Yes. So, yeah. Very casual lang. So, sasamahan nyo lang kaming mag-dinner. Guys, nag-vlog lang kami talaga para sa inyo. Kasi sabi nyo, parang laging wala si Kay. Gusto lang namin. Gusto lang namin ipakita na magkasama pa rin ko. Yes. And kasi iba yung pinagkakaabalahan mo. Mas minalas ka sa... Pumo. Yes. Abangan nyo siya sa live stream. May kahati na siya sa tao. Oo, grabe. May kahati ako sa attention. Char. Yeah, pero kasi ako eh, more on, guys, pang-personalan kasi talaga ako. Hindi ako madalas mag-story or kaya... Yeah. Pero nagka-catch up pa rin naman kami everyday. So, ito ang catch up namin for you guys. Kaya kasama na rin kayo sa catch up. Ayun. Okay, simula na tayo. So, for our mukbang, we're having Korean. Magsasamgyup tayo. Yun na tawag, diba? K-barbecue, samgyup. Ang samgyup sa ata ay pork. Anyway, so meron kaming galbi, beef, enoki mushrooms, onion, and meron tayong pork belly, and then meron kimchi and daikon, and then syempre lettuce, sesame oil, and ano nga tong isa? This one. Ano nga ba yun? Samjang. And of course, soda! Let's go, tayo! Siguro mag-shot mo na. Habang magbubukas sa ako. Ano, sumasitron. Oo. Hindi ko pa ito na-try. Na-try mo na. Parang mas masarap. Pag feeling ko kasi pag sitron, mas matamis siya. Kasi calamansi naman, parang mas maasin. Hanggang sa uy, kalahati lang. Malalasing ako. Hindi ko ba kaya. Gusto ko na naman po ako nito, guys. Hindi ko ba kaya. O, diba? Guys, itong stove, saka itong kung ano man yung tawag sa taas, yung pinaglulutuan. Binili ko talaga siya
last year kasi nga lockdown. Nababoard kami kasi isang buwan mahigit na tayo lockdown nun eh. Oo, June. Tapos, baka almost 2 months. Ay, 2 months. Kasi June yun eh. Oo, tapos parang humirit na ako na gusto mo bang tayo, Korean tayo. Para lang may malibang na kami kasi nga masyado nang matagal na walang takeaway, walang kahit ano. Hindi mo lang may takeaway. Ay, walang dine-in pala. Pero kasi ikaw, medyo busy ka pa din nun eh. Kasi work pa rin ako. Tsaka nagbe-bake. Yeah. Ako talaga yung parang maraming time mag-isip, nakatunga nga, ganyan. Tapos sabi ko, pwede na. Siya ang taga-isip ng ano, ng concept namin for the week. Oo! So, feeling namin, guys, gagawin uli namin siya. Total, lockdown naman. Oo, mga quarantine dinners every week. So, comment down below, guys, if you wanna see those kind of vlogs, like preparing for quarantine or just plain mukbang. Correct, oo. Pero guys, hindi kami expert na, ako ang chef. Pang casual-casual. Para, kunwari, kasi naka-lockdown din sila sa Philippines. I don't know if it will be extended. Pero baka pwede niya rin kaming sabayan while nanonood kayo ng vlog namin. O, diba? Galing-galing! Bye! Tukos naman nito! Manipis yung sayo kasi sa aking mataba. Oh my God! Okay. Yummy! Ang sarap niya, guys. Sarap. Citron, soju, siguro power. Dapat pala mag-shot tayo nung, hindi, okay lang, magkaedad naman tayo. Di ba yung ginagawa nung, ay, pa ganun? Di ba, magkaedad naman tayo eh. Ate, huwag kang magsisimula siya. So, ano naman mga tinanong nila sa'yo sa ano, sa Instagram? Isilipin ko mga kachismisan, chismosan natin na. Magchichismisan na po tayo. Kasi mahirap din yung may walang pinagkakaabalahan habang lockdown. Parang ako ginagawa ko nga ako. Yung bumayang, nag-iisip ako lagi na pwede i-vlog natin. Para lang mabisi yung upa ko na. Siya yung mahilig mag-ganon, guys. Mag-iisip ng mga ideas, ganyan. Lagi kasi Nari mag-iaya siya mag-picnic, mag-ganon, mag-barbecue. Yeah. Mahilig kasi akong mag-daydream. Tapos ako naman, kalag-garing naman ako. Sama-sama lang, ganon. Okay, tingin niya tayo ng pwedeng tanong. Ang tanong! Live and alive! Magsimula tayo sa tanong ni Sunshine. Kasi madali-dali ito at total ito na yung ginagawa natin. Mm-hmm. Favorite cuisine? Favorite cuisine, I think sa akin is Korean. Actually, Vietnamese food. Oh, really? I don't know, sobrang gusto ko ng Vietnamese food. I can eat like bami, mga Vietnamese side, tsaka Vietnamese coffee. Sobrang sarap yun. Enjoy ko yun. Yeah. Nakapag-Vietnam ka na ba? Hindi pa. That's para sa ako kasi usually pag nagta-travel ako, lagi akong nag-cooking class. Tapos nakaka-enjoy ko pag nag-cooking class. Yeah. Yun. Kaka is Vietnamese. Sa'yo? Sa akin, Korean. Kasi actually marami bias ako sa Asian cuisine. Yun lagi yung pipiliin ko. Always. Pero siguro Korean dahil gusto ko yung mga side dishes kasi healthy siya. Parang ganun. So, Korean. Marami. Marami akong gusto i-mention pero masarap din ang Indonesian food. Oh, yes! Yes, Indonesian food. Sobrang sarap. Kasi may friend ako na Indonesian and she introduced me to Indonesian cuisine and sobrang sarap. And then, apparently, magkaiba pa yung parang mainland na food and Balinese. Oh, okay. Siyempre, Filipino naman din. Siyempre, Filipino din. Hindi mawawala yun. So, yeah. Alam mo, ang daming questions about pag-retirement niyo po, saan niyo po gusto mag-stay, o sa Philippines or NZ, or do you have plans of coming back to the Philippines? Tapos, ito naman, yung isa kong friend, ang ask din niya, if you are to choose to go back to New Zealand or Philippines, if you answer that question, ano ang sasagot mo?
Sa-settle. Uh-uh. Sa akin, kasi Australia is the... Sinagot ko na to sa vlog ko eh. Australia is the place pag single. Kasi career-wise, Australia is really good for progression. Yeah. New Zealand is good for settlement. Mm-hmm. Kasi family and then good health care. Education-wise din. And safe. Actually, dapat pala hindi muna kita pinasagot. Ano, kasi may ibang... May magandang tanong na, if money was no object, where would you live? So, yeah, let's change the perspective. Okay. Kung, kasi we have that, thinking. Yeah, thinking na in our head. Pero if money is no object, san ka titira? Money is no object? I don't know. Maybe, I'll try na sa Europe. Ooh. Oh, mag-European country ako. I'm not exact. Like I'm not sure exactly where, pero yeah. Mag-European country na. Like Seychelles, mga ganun. Like parang Morocco. I don't know. Yeah. Basta destination, pero live there. For me, if money is no object, feeling ko I won't settle. I'll be like traveling jet. Traveling around with my family. Kasi idol na idol ko yung the bucket list family. Oh. Yeah. So yeah, if money's no object, mag-travel lang ako around the world. Tas parang that will serve as my children's education. Parang yun na. Yeah, yun guys. Shot. Pero meron ka bang dream place to live in? Yeah. Kung nag-i-imagine ako sa utak ko, gusto ko na sarili kong isla. Ay, wow! Yaman! Sariling isla. Mm. Madam April. Yeah. Di pong iyayate niya ako. April, papasokin mo kami sa isla. Oh my God, maybe like same concept as Bali scene. I don't know if I'm correct. Pero di ba may sarili silang airport? Mm-hmm. Parang ganon. Yung tipong, Kailangan. Oo, ganon. Ito, from Jonaline Colieta. Oh. Sino ang medyo maselan sa bahay? Alam ko niya sa ganon. Oh, si April. Ako yan. Ako talaga. Siya. I can't help it. Siya yung very, OC. OC na OC. Organized. Siya yung parang, Queen of Oz. Virgo! Char! Ayun. Totoo, guys. Pero I don't mind it naman kasi, hindi ako super OC, pero I like things organized din. Pero siya talaga, next level yung kay April, guys. Maniwala kayo. I don't mind it as well kasi parang ako, we're living in the same place. So, parang, it's my peace of mind. Everything is orderly. Mm. Hindi naman tayo umabot sa point na, hoy, ikaw naman gumawa nito. Wala kaming sumbatan. Walang ganun. Oo, bakit? Galing na, no? Ay, naubos lang yung apoy. Kain lang muna kami po, guys. Kakain po tayo. Nagkakalimutan po tayong kumain. Parang ito yung pinakamasarap na madaling gawin. Mm-mm. Korean barbecue. Ay, kaya ko. Sorry, guys. I'm messy. Sorry po sa mga hindi pa kumakain dyan. Kung naiinggit po kayo sa amin, patawad. Fairness ha, nung nag-meet tayo nun sa Dunedin, di ba sabi nga natin, parang we've grown into different people, but we didn't grow apart. Hindi naman. Di ba? Parang nag-align pa din naman tayo. Kahit kahit nagkahiwalay tayo ng landas. Wow! Nagkahiwalay ng landas. Tama ba yung word? Parang nung kahit nagkaiba tayo ng path, nung nag-meet naman tayo ulit, parang nag-coincide naman siya. We found our way back to each other. May issue tayo. Baka maano si CJ niya. Pretense. Char! Shot na tayo. Kung naiwas ka na siya, shot na lang. Ang sarap ng pork. Minsan lang kasi tayo mag-pork, kaya natin sarap na tayo. Paano talaga lang natin yun ng pork? Hindi lang pork eh. Nadalas kika ng tayo is salmon. Salmon. Oo, kumalawin nga! Wow! Bababaan ko na lang nga sa inyo.
Pero parang ito na yung favorite ko. Yung citron. Mas masarap siya ng kalamay. So guys, if you, nyo pa na sa try ang citron soju, ang sarap. Chum-churum, baka naman. Dalawa po kami dito. Thank you. Sabi ni Lorraine Shaletti, how to be April or May? How to be you, girl? Don't be like us, you're a different person. Kasi kahit kunwari you think of us like na parang we're very successful, parang we're different din naman eh. Different. Like, nobody should be comparing themselves to other people or each other because we're all in a different timeline. Yeah. So, yeah. And like, your experiences are different to ours. So, yung mga life lessons ko is different from April's life lessons. Ganon. So, if you think na parang there's like an idea of what a successful person is. Oh, yeah. Parang take it off your mind kasi it's not. It's all it's different. Not like that. Oh. It's all different. Just be you. Just be you talaga. Just be happy. Totoo yun. Like, kunwari pag happy ka sa buhay mo, everything else follows. Oh, totoo yun. And sabi ko nga sa isang friend ko, pansin ko yung mga happy na mga tao, ang i-advise nila sa'yo, yung ika-happy mo din. Pero if true, someone is like miserable sa buhay nila, ang gusto din nilang i-advise sa'yo, yung ika miserable mo din. Just do what makes you happy, despite of what other people will tell. Especially that, because people will always say something, no matter what you do. You do something bad, i-criticize ka nila. You do something good, i-criticize ka pa rin nila. Wala ka ng ganun. Tama. Parang ganun. Kaya, hello. Parang it sounds so cliche, you know, pero it's true. Kasi naalala ko nung bata ako, laging yung constantly mo maririnig. But at the end of the day kasi, it's what you feel that matters. As long as you don't disappoint yourself, you're good. Tsaka basta wala kang inaapak ang ibang tao. And kasi, like, kanina may kausap lang ako about this eh. Yung money can only buy your freedom. Yung goal pa rin is happiness. Yeah. Syempre, money helps, pero it's not everything. Money helps, but it's not everything. May mga tao nga na maraming pera, but they're not happy. Parang ang outlook ko na nga lang sa buhay na, oh, is this gonna make me happy? If it doesn't. Actually, money makes you comfortable, not happy. No? True. Yeah. Kasi syempre, money buys you comfort. Yeah, true yan. Yeah. Parang hindi nila pa yung ano, no? Money buys you comfort. Minsan si April naman yung magana magluto. Minsan, naalala ko, ano ba yun? I think it was last year. Ginawa niya ako ng pancake. Ube pancake. Like, gumising ako, guys. Tapos nag-aayos na ako. Paglabas ko, may pancake na ako sa ano, sa table. Saluhan tayo kasi naalala ko nung bagong move tayo dito. Parang gulong-gulo ako sa buhay ko kasi pagulo yung gamit. Pero siya yung nagluto. Kaya parang, puti na lang may pagkain pa rin kami. Parang ganun yata yung relationship na, pakiramdaman ko. Yeah. Oh my god. Ano yan? Mahaba ba yan na ano? Sabi dito ni Foodie Girl Boss, na-experience nyo din ba yung quarter life crisis, lalo na sa career? Oh, kaya ako nag-move dito. Yun na yun! 25 years old. Kaya yun na yun. Kasi parang sa akin, I'm like, what do I want to do with life? Parang, quarter life crisis ba? I think I experienced that as well. Like, hindi lang sa career, parang in general, like, quarter life crisis lang talaga ako. Siguro kasi, at the time, some of my friends are like having family, ganyan. Tapos, parang, some are graduating from, like, their, ano, 25? Like, parang mga doc, ano ba sila doon? Master. Tapos ako, as I'm still living with my parents. So, pa ako, where's the progress in math? Hindi, parang,
alam mo yun, you want to be successful in something. Like, I'm not saying na I wasn't successful then kasi meron naman akong like full-time job nun. That's, I don't know. Yeah, I think it's quarter life crisis. Mm. Pero I think mainly the reason for that is we just want change. Oh, asya ka siguro, we've been, kasi New Zealand then is like a very comfortable country. Mm. So parang we've been comfortable in our own house, and then we're comfortable in this in that country as well. So parang, I don't know, walang challenge. Yeah, kasi sa New Zealand guys, it's very uneventful. Kaya, walang challenge. Like it's, pang settlement kasi talaga. Oo, pang settlement siya. Hindi nga settlement eh, more ang retirement. Yung gusto mo talagang manahimik na lang. Pero, like, I love New Zealand, pero yun nga. Parang hindi ka matututo dun. Kasi parang, you're just gonna be comfortable. Mm. So, kasulit ng country, kasulit ng population, parang wala masyadong career progression. Mm-mm. Kasi konti na yung mga company nag-i-invest dun eh. So, ang masabi ko lang din sa quarter life crisis, parang, never think that you're too old to do anything. Mm. Like, don't think you're old when you're 20s. You're not even old. Like, don't rush. Yeah. Just have fun. Mm-mm. And parang take it as an opportunity to grow, like make mistakes and then learn from it. Kasi parang feeling ko 30 talaga is the prime. Mamaya nga pag na 40 tayo, sabihin natin 40 is the prime pa din eh. Yeah, kasi yeah, I think you're never too old to do anything. Yeah. Yeah. Kasi diba sa Pinas, it's very ageist ba? In the sense na parang, oh, you have to get married at this time, you have to have family at this time, you have to be successful at this time. Actually, I was lucky na parang family naman is not like that. Na you need to settle down at this age. Oh, yeah. You know? Si mami parang, sometimes na si mami sasabi pa niya na, enjoy mo lang yung sarili mo, enjoy mo yung sweldo mo, na ikaw lang. Pag may family ka na, like you'll have to split your sweldo, ganun. Mm, true. Yeah. So, guys, enjoy ko lang. Yeah, like don't, basta parang sa akin kung madali. Yeah. Yeah. May ano, may time ang lahat. Tama ba? May time para sa lahat. Umiisip ka na. No. No, I'm glad you sold yun yan, guys. May mushroom. Isot na lang. Sabay na ako. Ha? Uy, last na. Uy. Sure, puncher. One bottle down, guys. Ay, second. Do you know? Mag. Diyos ko, magpupumpa ako. Hindi ko kaya. Guys, may bad time. Mag-inom kami ni Kay sa nupos. So guys, yung kainuman natin sa mga Korean. Korean talaga! Mas alam ko, mas malakas ako uminom kay April. Inuwi ko na lang. Siya guys. Tapos, pagpasok niya dun sa room, chinek ko pa. Okay ka po. Hindi ko kasi siya naririnig. Eh, alam ko normally, parang magsi-skincare pa yan, ganyan. Tapos sabi ko, ang quiet na. Tapos yun pala, habang nag-brush ako, nakapag-ayos na siya, tapos nandun na siya sa kama niya. Tulog na siya. Ganun. Kaya, ang bilis na mga pangyayari. Pero yan. Ewan ko kasi, hindi na kasi ako uminom ngayon compared nung 20s ako. Kaya talaga parang konti inom ko lang. Ah, nasing na ako. Hindi ko na kaya. Naalala ko lumabas siya, tapos hindi ako kasama. Sabi ko sa kanya, pag kailangan niya ng sundo, i-message siya. Katakot eh. Ganun siya guys. Parang lola. Lola April. Hindi ko pa malalaman. Basta baka hindi ako makauwi. Feeling ko kaya kailangan talaga na may mag-aalalay sa akin pa-uwi. Pero ganun kasi kami dalawa eh. Minsan nga naalala ko nung first, nung nandun pa kami sa isa naming apartment. At tagal ko umuwi. Tapos sila dalawa ni Tina, sabi nila, nasan ka? Hinahanap talaga. Pero ganun naman eh. Eh, syempre. Nasan sa bahay? Ay, gusto ko to. From CUNY Leoncio. What's the best attributes of each other that you want to have? I like that. Ako for me, sa'yo, ang gusto ko kay Kay, she knows what she deserves. Tapos tinuturuan niya ako. Hindi mo deserve yan! Diba? Actually. Grabe ka siya! Yeah.
Doon mo ako natuturuan. Talaga? You deserve yan. Sa akin kay April, parang siguro sa ano, she is very goal-oriented. Okay, gusto ko yun. Organized and goal-oriented. Parang if she wants something, she will pursue it 100%. Mm-hmm. And she has like parang steps to achieve it. Ganon! Yung sabi nga niya sa akin no isang araw, she has like calculated risk. Ganon. Kasi nga ako parang, go! I don't think of consequences at all. Siguro that's why ano, yung relationship namin is perfect. Kasi if I'll tell her something, she would like give me the consequences. She's gonna talk me. Like, they might talk me to, talk me out of it or anything. Suggestion or more on ideas kasi, lang. So, parang yung mga goals namin, yung mga gusto namin gawin, once we talk, like, it balances out, no? Na may pros and cons, gano'n. Hindi, kasi pag kinakausap din kita, hindi naman kita dinidiscourage. Yes. Kasi may mga tao na, oh, ganyan. Pero parang, yeah, hindi ko masabi. Parang ano lang, mature talk lang, na parang, oh, this is what I think, pero I won't impose on what you should be doing. Tapos lagi ang end question eh, is that, will that make you happy? Yeah, will that make you happy? Ganon lagi yung tanong na. If it's gonna make you happy, then yeah, okay, go. And I think we're both good listeners. Oh, yeah, we are! Yeah. Like, hindi kami yung kind of people na parang we impose on what our opinions are. Kasi sometimes naman, kasi sa, ano, sa isang conversation, sometimes parang kailangan mo lang ng makikinig. Hindi mo lang makailangan ng opinion nila. Yeah. You just wanna let it out. Yeah. Kasi, inisip ko, matanda ka na. Ito lang yung sa tingin ko, pero it's up to you. At the end of the day, it's your decision. Yes. Yeah. Pero yeah, goal getter ko yan sa MOB April. Ikaw din naman! Ikaw din naman eh! Pero yeah, yan yung gusto kong attribute sa'yo. Parang, doon pa ako natututo na, okay, hindi ko deserve it. Kaya alam ko rin nila na ganun ako. Pero I love it though, because you gotta know your what you deserve, what your standards are. Kasi nga, syempre, kunwari, kasi you treat yourself so well. Kaya siguro, people are treating you well as well. Kasi, ganun ka. Kasi yun yung standard na sinet mo sa sarili mo. Perks of living together from Donna. Siguro same din, na parang, yun nga, you have someone na you can lean on to. May company! I think there's a perfect word for it. No, not reliance. You mentioned that the other day. Beneficial something. Mutually benefited. Yes, it's mutually benefited. Friends with benefits. Hindi ganun, guys. Like, parang, ano nga, April teaches me stuff, and then I teach her stuff. Yeah. Ganun. That's kunwari. If busy ako, like, she would help me out. If busy siya, I would help her out. Yung ganun, hindi yung parang kabig lang ng kabig yung isang tao. I think that's what, that's the perk. Yeah, that's true. Kunwari, minsan si April busy, tapos tanongin niya ako, kailangan mo mag-grocery. Yung mga ganun. Yeah. Diba? Kaya yung makikinig jawa nito, guys! Alagaan yun, ako makakaaway yun. Ano nga? Sabihin mo na sa magiging jawa nyo. Kayo tinatakot. Grabe, halik na mo, ginabi na tayo dun sa vlog. Tagal na natin kumakain. So, that's it, guys. Sana na-enjoy nyo yung aming mukbang. And, ano pa pwede ko? Ayan, pakisama pa rin kami, guys. Hindi kami magkaawa. Yes. Housemates pa rin. Yes. And, if may gusto pa kayong gawin namin, comment down below. Please like, share, and